interview natin kay... Ay, ganun? Kay Canelo. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Nilatayan, ang National Chairman ng Kilusang Pilipinismo. At kami po ay kasapi rin ng Kilusang sa pagwawasto ng kasaysayan at pagkakaisa ng sambayanan ng Pilipino. Ito po ang aming umbrella organization ngayon at ang pagpapahayag na ito ay bilang pagpapatuloy ng pagtatakwil sa 54 years na kataksilan at upang ilantad ang kasinungalingan ng CPP, ang teroristang CPP, NPA, NDF. Magugunita natin na ang araw na ito, kasama po ako doon. Ako'y living witness sa buhay na saksi. Kasama ako bilang pangkalatang kalihim, ang bansang pangkalatang kalihim o general secretary o founding general secretary, hindi lamang ng CPP, kundi ng New People's Army. Magugulitan ninyo na itinatag namin ang Communist Party of the Philippines noong December 26, 1968. Hindi naglipas ang isang taon ay itinatag namin ang New People's Army noong March 29, ito ang ika-54 na taong anibersaryo ng New People's Army. So, tinayo namin ito sa barangay talaga, Kapastarlac. Ngunit itong meeting na ito ay bilang pagkondena at pagtakwil sa 54 years na kataksilan sa sambayan ng Pilipino ng New People's Army o Bagong Hukmon ng Bayan. At inilalantad din namin ang kasinungalingan. Isa na sa mga naging kasinungalingan dito sa Plaza Miranda ito, ang isang napakalaking kasinungalingan. Ang kataksilan at ang unang pagbawasto na gusto namin magawa, pagbawasto sa kasaysayan, ay ang paglilinaw kung sino ang may kagagawan at responsable doon sa Plaza Miranda Public. Ito nga ang nangyari sa Plaza Miranda ito. At magugutita rin ninyo na dito rin naidaos ang mga malalaking mga demonstrasyon noong panahon ng 1960s hanggang 1970s hanggang mga 1980s. At sa katunayan nga, hindi naman sa pagbubuhat ang mga dito na idaw sa pinakamalaking demonstrasyon dito hanggang doon sa punong-puno yan, hanggang doon sa papuntang Taft, kaya hanggang papuntang Quezon Avenue na yan, ay nandito palagi ang mga malalaking demonstrasyon. At ang pinakamalaking demonstrasyon noon ay hindi naman sa pagbubuhat ang mga ay yung mga demonstrasyon na ang layunin ay palayain si Nilo Tayag. So, ganun kabigat para sa akin yung aking sinasabi ngayon. Pero mas nagawa ko na ito noong 1982 pa. Noong lumabas ako sa kulungan, noong 1981 pa, ay
pumunta ako kay Pangulong Marcos at wala man lang akong appointment sa Malacanang at sinabi ko kay Pangulong Marcos, Mr. President, sabi ko, you will never defeat the New People's Army. Why? Sabi niya. Because they know what they are living for, fighting for, and dying for. Secondly, Mr. President, you cannot defeat an ideology by means of arms. Kaya kailangan magkaroon ng isang ideolohiya na itatapat sa ideolohiya ng populismo. So yun po ang pinaka-suggestion namin noon at simula noon, 1982 pa. At sumunod na taon, nag-issue si Pangulong Marcos ng Executive Order 879 creating o lumilikha sa isang komite para sa propagation o pagpapalaganap ng Filipino ideology o ng Filipinismo. At simula noon, mga grupo kami, mga dating mga aktivista, dating mga rebelde, ay naipon namin. At nag-lecture kami sa iba't ibang mga kampo tungkol sa Filipino ideology. So ngayon, tumutulong kami at buong puso kami nangako kami sa kilusang pagwawasto ng kasaysayan at pagkakaisa ng sambayanan na nabuo po namin ito kasama si Ka Peter Muto, si Ka Eric Almendras at si Ka Tess Mendoza at Tess Veluz Mendoza. Ito po mga dating aktivista rin at mga dating kasapi po ng New People's Army at kasapi sa Communist Party of the Philippines. So ang pinaka-core group nito ay nakabuo po ng mga iba't ibang mga organisasyon, nakatulad ng mga samahan ng mga liga ng mga magulang, liga ng mga solo parents, liga ng mga manggagawa, liga rin ng mga magsasaka na pinagsama-sama namin upang sa ganon magkaroon ng isang parang isang kakaisang hanay, united front ng iba't ibang mga sektor ng ating lipunan at upang ito po ang aming overall slogan, itakwil at ilantad ang 40 taon ng kataksilan ng teroristang CBP-NPA, ilantad ang kanilang kasinungalingan at wakasana ang armadong terorista ng CPP-NPA-NDF. So sa aming pag-aaral, sa aming manifesto, sinasabi namin na ang CPP-NPA ay naging sagabal na sa pag-unlad ng ating lipunan. Nihingi namin noon magkaroon ng tunay na kaunlaran, magkaroon ng tunay na kasarinlan, magkaroon ng tunay na control ng mga Pilipino sa kanilang ekonomiya, magkaroon ng ano. Pero ang nagiging sagabal itong nangyayaring terorismo sa hanay ng ating lipunan at sa ating ekonomiya. Hindi na umusad ang ating ekonomiya. Ngunit ang kilusang sa pagwawasto ng kasaysayan ay hindi lamang Plaza Miranda bombing, hindi lamang yung tungkol sa Karagatan, hindi lamang yung tungkol sa hindi lamang tungkol sa iba pang mga atrocities na nangyari. Lalakad na tayo sa bandarang kanila. Atrocities na sige. Mamakasang ito. Ito nga po si Peter Mutok. Nakasama siya sa Pantan Academy. Kilusang pag-uwasto ng kasaysayan at pagkakaisa ng ating sambayanang. Right. Maraming salamat po.